hindi na kailangang tumalon ng 7'3 giant ng China laban sa mga Haponesa. Matatalo ang China sa Japan pag wala ang kanilang higante. Japan versus China sa Division A ng Women's Under 18 FIBA Asia Cup 2024. Tip-off pa lang napaka-awkward ng tignan sa laki ng Chinese na si Zhang Ziyu. 11-4 run kaagad ang panimula ng China. Hirap na makapuntos sa loob ng paint ang Japan dahil sa 7'3 giant. Five-minute mark, nakaisa ang number 26 ng Japan na si Tanaka sa harap ng higante sa ilalim. Pero bumawi naman agad ng 3 ang China at nang nilabas si Zhang Ziyu ay nagtuloy-tuloy naman sa pag-atake sa ilalim ang Japan kaya nakadikit sila sa pagtatapos ng first period. Second quarter, pinasok ulit ng China ang kanilang higante at nagtala ng 8 points. Nahirapan ulit umatake sa loob ang mga Japanese dahil sa kanyang presensya, kaya sa 3-point line na lang sila bumabawi. Sa tuwing nilalabas ang 7'3 giant ng China, ay nakakakita ng liwanag sa loob ang Japan. Kaya naman baba ulit sa 3 points ang lead ng China sa score na 44-41 halftime. Pagpasok ng third quarter ay pumalo sa 17 points ang biggest lead ng China dahil ulit sa pagdomina ni Zhang Ziyu sa ilalim. Hindi na kailangang tumalon pa, halos isubo na lang ang bola sa ring. Walang kalaban-laban ang maliliit na Japanese sa player na to. Well, nag-mini run naman ang Japan under 3-minute mark. 7 straight points sa loob ng shaded area nang nilabas ulit ang higante. Pero 2 digits pa rin ang kalamangan ng China sa pagtatapos ng third frame, score 71-57. Fourth quarter, halos binabad si Zhang Ziyu para hindi na makahabol pa ang Japan. Nakapagtala ito ng 14 points in total of 44 points sa buong game. Kaya naman, hindi na nakakita pa ng liwanag ang under 18 women ng Japan. Pero mukhang madidihado ang China kung sakaling wala ang kanilang higante. Maraming salamat sa panonood, mga idol. Paki-like ang video at subscribe for more updates.